2 minutes additional. Paghalata ng tulog na 5 minutes yun. Wow. Kaya kung gusto nyo ma-exito, mulat na mulat kayo. Ha? Huwag kayong pahalata kayo yung tulog. Mag-pray muna tayo. Dakilang Diyos, thank you so much. Yes, we are greatly blessed sa mga naiparating nyo na po sa amin ng mga challenges from my word. Salamat sa mga lipid nyo. Salamat sa sweetness of fellowship. Salamat po sa mga organizer ng camp na to. At nawa, lahat na ito kayo ang makakilang maitas at mahalulhati at mapapulihan. Tago niyong patuloy ang iyong lingkod, mga lingkod sa sukuran ng krus niyo upang kayo ang mahalulhati at mapapulihan. Nabungan niyo kami ng makapangyarihan ng dugo at bandayan kami ng mga sa anghel. At mamusap kayo sa bawat isa at mag-inspire at tuloy. Babalik kami sa aming mga respective places na kagabo. Willing to trust you more. Yes. Love you more. And to worship you more. Amen. Sa inyo po namin yung trust ng time na to, in Jesus' name we pray. Amen. Okay. Here. Alam natin ang oras natin ay oras de peligro. Alam ba yan eh? Yung isa yung inaan to. At yung isa yung umakalam ng sigura. Malakay. Huwag po tayo mag-alala, hindi po chapter 3 verse 10. Bakit may nakatingin ko sa akin? Kung po sa radyo na kami. Chapter 3. Chapter 3 po. Totoo na po ito. Amen. Lalo pa sa muna natin muna yung 10. Sa 16 po tayo. 16. Babasahin ko po, sundan niyo na po ako. Then they that feared the Lord spake often. Yes. Magdala sila man sa salitaan. One to another. Ayan. So this is just more than a cheek hug. Yeah. More than a maritesa. It concerns the spiritual things that honor and glorify God. Right, sir. Pansinin niyo sunod. And the Lord hearken. Uy, naririnig. Narinig ng Panginoon, and heard it, sabi nga niya. At ito yung magandang kanyang pinamukala. And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord. Amen. And that thought upon his name. Ganda, di po ba? Actually, dalawang beses po itong ginamit itong salitang ito. Puntahan pa natin ang isang original niyang pinagkuhanan, Exodus, para at least alam na natin. Tapos we'll just proceed sa ating aralin. Can you please open once again your Bible on the book of Exodus chapter 17, verse 13 and 14. Ito yung simpleng background ng yung battle ng Israelites against the Amalekites. Refidim. Diba, umakyat si Moses sa burol at napapagod yung kanyang kamay, ginulungan siya ni Aaron and Ur para nakikip na nakataas. At habang nakataas, ay nagwawagi. Pag binababa, nagagapi sila. But then dahil nagtulungan sila, they did everything necessary. Gumawa ang bawat isa ng kaukulang kanyang gampanin at alam natin na nagwagi sila. Ang sabi dito sa verse 13, and Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. And the Lord said unto Moses, so inutusan ng Diyos si Moses, ito yung utos niya. Write this for a memorial in a book and rehearse it in the ears of Joshua. Kasi alam na ng Diyos beforehand na pagkatapos ni Moses, si Joshua ang successor. For I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Ang ganda ng binigay na tipan ng Diyos sa kanila. Ilan tayong henerasyon dito? Aminin natin yon.
nakakagets kayo pag sinabi kong generasyon? Yeah. Iba, may mga elderlies, may mga nasa mid-50s, 40s, 30s, 20s, teens, and children natin. Ayaw ko kung nakaka-relate pa kayo sa family album. Hindi yata. Pastor Joey, tayo lang. Parang, kayo talawa lang. Evangelist, ayaw yata eh. Family album. Yung kapag ka may bisita, ayaw lang doon sa center table, tapos tinitignan nila lang gano'n. Hinihipan pa nga, kasi mali ka po eh. Tapos mga kulay kape na, yung iba. Dahil sa taga ng panahon. O ito, ating nga dyan sa konti, baka nakakarulay na iba. Personal diary. Yan, medyo nakakarulay na yung iba. Slambook na yung ito, sa mga eskwelahan, sa mga mag-aaral, pinapagawa kayo ng autobiography. Maybe one yellow sheet back to back, 500. You know, words, habang nagtataliburan yung mga teacher at namamaritesan sila. Excuse me to the mga teacher dito. At sasabihin, bilisan nyo, tapusin nyo yan. Kailangan 500 words. Autobiography. You know, yung inyong talang buhay. Okay. Now, kung hindi man kayamanan at ari-arian, o mga kabuhayan ng ating ipamana, o maiwan sa ating mga mahal sa buhay, well, huwag naman sanang utang. Hello? Opo. Kasi the point of the matter is, sooner or later, lilipas tayo. At tayo, ikaw at ako, somehow, sometime, will just be a memory. Yes. So, ang tanong ay, ano pa aakalala sa'yo? Good, yes. Good point. If ever nawala ka na. Good point. Sana meron. Maganda. No, at ang sabi dito, yung ating mga magagandang alaala, mga nagawa, ng buhay pa tayo, ang siya din na pwedeng balik-balikan ng pag-alala at pag-gulita. Kaya kapag kami mga pastor na pumanaw na, dumisa na, every year, kinukumemorate nila sapagkat in-honor nila yung legacy na iniwan nung mabuting mong gagawa. Amen. No? By the way, ako po ay lihitin mo po ako ng Fundamental Baptist, hindi po ako BB, itik po ako. Ako po ay na-train ng aming pastor na para akong isang batang marunong maglaro ng sarili ng aking laruan until someone came along at sabi niya, "Hoy, naglalaro ka pala niyan. Marami dito ang mga batang kalaro. Pakisabi ka kung maglaro ka." And so I open up my heart and my life sa mga bibi, huwag naman ako itik. For 20 plus years, so hindi na ako kung bata, alatanan ng sumok eh. Pero hindi masalahan. At ako rin nagturo ng mahigit 20 taon sa Bible school. So, alam ko po ang ins and outs ng BB. One thing that I admired sa ating gathering is that bukod sa we enjoy it at na-introduce sa atin na maayos na sweet fellowship among ourselves na walang yabangan. Amen! Amen. Na walang big shot o tinataas. Amen! Na ang usapan ay about our salvation experience. Amen, amen. It's not the offering, right. How amen. Great the sanctuary that we built. How many members na mga titulado and on. Siguro nakaka-relate ako. Alam niyo ang ibig ko sabihin amen. Sa aking pinupundo. Amen, amen. But more than that, every time na ako magtuturo ng natutunan ko sa aking pastor, especially that body of Christ, ako ay nakukuyog. You know that I mean that you were nakukuyog. Nabubuli. So, dumating ang time, I really had to bucket my
place sapagkat hindi ako para doon. Hindi ko iniwan ang friendship sa kanila sapagkat this needs to be friend. Right. And who else, who knows, baka sometime makinig din sila. Amen. Na tama ang tayo natin. Amen. Hindi tayo kulto. Right. Balik tayo dito sa ano, kasi I only have a few more minutes. Dito sa teksto natin, sa Exodus, ang Diyos mismo ang nagbilin at nagutos kay Moses na isulat na pinakaalaala sa isang aklat yaong ginawa ng Diyos para sa kanila. Look, it's not, sabi nga, narinig ko rin ito kay Pastor Joey na it's not all about you, it's not all about me, it's all about Him. Ito yun, ito yun. Why in the world ang Panginoon twice isulat mo, sabihan niya niyang ganyan. And make it a book of memorial and rehearse it into the next generation. Why was that so? May dahilan ng Diyos. Yun po yung ating tutuklasin. Na ipinagtanggol siya sila labang sa mga Amalekita. Ang mga Amalekita ay walang mabuting nananahan sa kanila. Ang kagalakan nila ay kuminsala ng kapwa nila. Sila nabubuhay sa kapakanan ng pag-umiari ng iba. Ganun sila, mga more than holdoppers sila. At sabi dito, upang hindi na sila gambalain at guluhin at nang sa gayon makakamit nila ang nanglubusan, ang kapayapaan at katimasayan ng kanilang buhay as they journey towards the promised land, Canaan, pinangako ng Diyos. Dito naman sa Malakay, so twice po ginamit eh, dito naman sa Malakay, sinabi ng Diyos patungkol doon sa mga sa kanila'y nangatakot. Those that fear God, revere God. Those that esteem God so highly in their hearts and in their lives. Fear, revere, at nagsang-usapan, they fellowship for a right reason and purpose. Isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila nangatakot sa Panginoon at gumugunita, kumikilala, tumatanaw ng kanyang pangalan. Upang huwag mawala ang greatness, ang glory, ang praise, ang honor sa mga next generation, pababayaan ng mga nakaranas nito. Ano? So anong gusto ni Lord parating sa, at ipabatid sa atin na kanya itong nais ipasulat bilang alaala sa isang aklat? Ipagbigay alam ito ni Moses kay Josue patungo sa ginawa ng Panginoon para sa kanila laban sa mga Amalekita. Well, ang mga Baptista nagdiriwang ng history ng Baptist sa Pilipinas. Hindi man natin talastas how genuine and true all of those. But sabihin niya ng sinsayan ay ito started by the name of Brolio Manikan. Sabi muna natin yun, baka mag-ibay tayo ha. Dito tayo sa No Limit ang Hire. Ngayon pa rin nakakaantindi yung iba, no? No Limit ang Hire. At El Peligrosterismo. Yan. Yan yung dalawang aklat na sinulat ni Dr. Gat Jose Rizal. Hindi alam ng mga generation ano. Bakit there has to be books of remembrance when sapagkat ang araw ay lilipas. Yes. Fleeting. Time is fleeting. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay lilisan. Living. Yes. And dying. Yung iba pa nga, naririto pa lang, lumisan ang memorya, may dementia na eh. Hindi ako yan ha. That was medicinal effect like anesthesia in the body or aging factor. Amnesia or whatever. Yung iba naman talagang may diferensya. Hindi lang dementia. So pagkat hindi lang ang araw ay lilipas, ang mga alam ng Diyos ay lilisan, sapagkat ang mga araw ay lilipa na. Tama. Oh. Ang mahirap arukin o unawain is yung tama at totoo at tumpak at tayong tiyak at tuwing siyang nai-level na mali at kulti. At yung
At yung supply ay yung inaakap ng karamihan. At somehow ini-enjoy. That was sometimes hard to, you know, comprehend. Sapagat ang mga aralilipa ng apostasy. Sa gayon, ang asal ay lalawig. Stay strong. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon sa pamagitan ng mga alaala yun, that they would strengthen their character, their behavior, to be stable, to be steadfast, sapagkat madaling natatangay ang karamihan. Diba? Dami mga Baptist na may switching yung kanilang karatula. Pag dumating yung mga kuryago ay Wala to dito. Sa amin lang yan. Okay, tatlong bagay. Sa aking aralin, God's Book of Remembrance, yung kuwing title. Bakit ninais ng Diyos? At sabi niya, don't you ever forget that. Sulat niyo. Gawin yung isang memorabilia para sa akin. Number one, upang para sa kanila ay parating ng Diyos, that our God, that God is a God who never forgets. Oh, yeah. Yep. Salamat sa Diyos, hindi siya nakakalimot. Amen. Hello? Yes, sir. Sa ating buhay, sa ating mga magagawa, isang mga lumimot sa atin. Even my very pastor who trained me, hindi naman siya nakapagsuporta sa akin ever since. Pero, ang Diyos nagsuporta. Higit pa. Look, kukutin ko na lang for the sake of time, Genesis 8:1, God remember Noah after the flood. Genesis 19:29, God remembered Abraham, reiterated to him his covenant, Abrahamic covenant. Genesis 30 verse 22, God remembered Rachel. Amen. At kahit siya ay sira ang karburador, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng supreme. Exodus 2:24 at chapter 6 verse 5, God remembered His covenant with His children Israel. Good. 1 Samuel 1:19, the Lord remembered Hannah. Amen. Napagkamalampangan ni Eli na nasing. Ay, actually si Eli ang mahilig umino. Kasi priest siya. Sabi ni Nana, hindi po ako nasing, kayo po. Look. God will always remember His people. Amen, amen, amen. Yes, and God will always remember His promise. Amen! Naalala ko, nagkaroon ako ng kaibigan na Korea at dumalo sila sa amin. Dalawang bus na sila. Pero ang mindset ko ha, don't get me wrong, hindi po ako after nung support nila. God knows my heart. Kasi in good faith ako, friendship. So then, tinikro namin sila yan bago malusunggulian ako. Ba't nagpaturo ng English sa kanyang sekretarya? Ano ang tinuro niya English? Ito yung sinabi niya. You'll go to Korea. You'll go to Korea. Dalos meses. Ako naman, inaral ko naman ang kanila lingway. Kamusahan nila. Thank you very much. Tao'y tao, hindi nyo natupad. Hindi mo yun natupad. Dalawang beses yung binigay ako. Hindi yun natupad. Kahit na kami lumakad na ng proseso ng pagkuha ng visa and everything. Pero nakarating pa rin kami sa Korea. 2016. Because God is faithful. Oh, yeah. At yung taong yun, yung pastor na yun. Nung malaman niya na paparating kami sa Korea, sinend niya yung kanyang sekretar para itend kami. Inihouse kami sa hotel ng 4-star. Baka gumamis ako eh. So, heart of Seoul, Korea. At the rest is history. Ako, napakarami ng magandang kwento ko doon sa inyo.
But ano point ko? Hindi ako umasa doon sa tao kasi tao yung tao eh. Ang dami yung tao sa aking karanasan na nangako sa akin, ang sagot ko lang lagi, magre-rejoice lang ako pag andyan na. Para hindi tayo mag-disappoint. Huwag sa tao tiwala natin. Mga young pastors and preachers, pag sa tao na ko, ay wagas ang iyong disappointment. Wagas. Ayaw mo nang magpastor dahil na-disappoint ka. Wag ako. Look unto God. Amen. He will never forget you. God will always remember His people. God will always remember His promise. And God will always remember His plans and purposes for each and every one of us. He has! Meron siya! Specifically for you alone. For your ministry, for your family. Hindi ka left out. God is a respecter of no person. Kahit anong lahi yan. Hello. Ang mahalaga, magtapat ka lang sa Diyos. Amen. Ibigay mo ang buong puso mo ng pamilikod. Amen. Huwag kang nakatingin sa napakabilis na proseso ng pag-undad ng ministry. Amen. It is God that gives the increase. Amen. At kapag tayo nakapokus sa Panginoon, believe me, yung heart natin ay tiwasay. Hindi tayo tingin sa kaliwat kanan na we tend to compare our ministry, yung dami ng miyembro, yung laki ng offering, yung having the properties of those. No. Basta tuwid ang puso mo, ayos ang relasyon mo sa Panginoon, bahala sa kapunuan ng lahat ng pangangailangan mo. Hindi pa sumablay ang Diyos, hindi siya nakakalimot. Tayo nakakalimot. That's number one. Huwag mo kakalimutan that God never forgets. Number two, pinasulat niya yan upang iparating sa kanyang bayan. That God, kaya tingnan niyo, sabi niya, I am the God of Israel na naghango sa inyo. Bakit lang binabanggit ang Diyos yun? Kasi baka magkalimutan eh. Hello? Hello? Amen. That our God is a God who never forsakes. Good. Hindi siya nang iiwan. Hello, hindi ka niya iiwanan. Hebrews 13:5. Ang ganda ng promise doon. Ay, dapat memoryado natin yung Hebrews 13:5 na yun. Amen. Let your conversations be without covetousness, for God hath said, I'll never! Sabi niya ganyan, I'll never forsake you, nor I'll never leave you, nor laging may sabaw. Hello? Our God is a God who never forsakes. Hey. Therefore, we need
not to worry. Hello? Dumating sa buhay ko na nagtanong na ako sa Panginoon. That was 2010. Lord, is my ministry here at ABC done? Just tell me, I'll vacate my position. Let somebody else take it over. And maybe, ano man ang plan mo? So be it. Dahil nagkaroon kami ng problema. Every 2010, 2020, naku, pagdating ng 2030, yun ang pinanganap. Every 10 years, nagkaroon kami ng problema. Talagang baptist kami, na-split kami. Dalawang beses sa kami na-split, kaya kami, kulang na lang, pangalan ng split back church. Ay, sabi lang ang aming pinu-offer sa mga ang aming banana split. Kami panahon. Pero alam niyo, sinagot ako ng Diyos. That was 2010. That was the time na malapit na mag college. Kasi April yun eh. By June, papasok na ang anak ko dalawang college. Isa ay engineering at ang isa ay culinary. Yung pangalan pala, masakit na sa amin. Alam niyo sinagot ng Panginoon sa akin, Psalms 7 verse 10. Pakitignan niyo po. Amen. Dahil nagkaroon kami ng problema, at sa problemang yun, nilayasan kami ng mga, you know, mga, sabi nila, pillars, empires, members, at nag-iwan pa sila ng statement, tingnan lang namin kung tumayo pa yung TV sa pagkulano kami. Oho! Wow, that, what a challenge. Ang sagot ko sa kanila, bakit? Kayo ba ang Diyos? Ang sinagot ng Diyos sa akin, my defense is of God, which saveth the upright in heart. Sinarado ko yung aking Bible sa Lord, wala naman akong kailangan explain sa inyo. Alam niyo naman lahat eh. Ang natural lang sa ating mga miyembro ay young people, mga nanay na nagmamaritesan, mga malamit na bata na nililikutan. Ang giving namin ay just a handful. Paano kami mga survive, papasok ng anak ko sa college? Culinary arts. Kursuhan niya ng mga mayaman dun eh. At hindi basta private school. Lyceum at the Philippines University. Pero that's the story. Ano po kasi sa ayat is for the sake of time. Inadya kami ng Diyos. Ngayon, professor na rin dalawang anak. Hindi ka lang nakasama kanina yung aking culinary na anak ng bae. Yung sa naman ay pamilyado na yung civil engineering. So that was my point. God will never forsake us. Kahit pastor ka lang, pwede kang makapagpaaraw ng anak. And by the way, yung aking culinary arts na anak, sa US OA, nag-OJT. Bakit? 180,000 para lang makalipad. Sabi nung aking kaibigan, saan bang bibig ng buhay natin makukuha? Wow! Hindi ko alam kung i-encourage ako o dinidiscourage ako. Kaya makita ako sa mga pastor na mga may pera. Nakakalim mo bakit ang lapitan? Ayan ang magkakarating mo. Iba'y tinitignan mo. And most of them turned me down. Tanong! Umiiyak na ang anak ko kasi may iiwanan sa ng flight doon sa organizer mo sa eskwela nila. Tanong, pinabayaan ba kami ng Diyos? Hindi. 2 days before they leave for the US of A, the last $10 na ihulog ko sa bank account nung kanilang napapaalis. At nabayaran ko din naman. Good borrower kami. Ang lesson dito, maging good borrower. Okay lang ang mangutang. Huwag lang magka-demensya pagdating sa pagbabayad. We need not to worry. Masaya niyo yung 13:5 and 6 ng Hebrews, Philippians 4:6, be careful for nothing, but by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests. Dalhin mo lang lagi sa Diyos. Huwag mong tantanan, sabi ni Enriquez. Ayun, natantanan na yung buhay niya. Look, we need not to worry because, listen, we need not to worry because He will always provide for us. Yeah. He will always protect us. Yeah. He will always preserve us. Yeah. As long as God has a plan and purpose for you in this life and in this time.
We need not to worry. Secondly, we need not to wonder. Wonder. Huwag kayong maging mga wonder woman. Wonder. Palis-lis. Palayo-layo. Yung lay low na ako, bakit? May problema ako eh. May mga ganyan style mo yung miyembro eh. Hindi mo magitawan sa gawain dahil lay low. No? We need not wonder why. Because His presence goes before us. Amen. Papauna ko ang anghel ko sa inyo, sabi ni Diyos, sa bawat biyake nila. Sa ilang, hindi pa sila matatapat ha. Pero hindi naglikat ang Diyos ng pagkalinga sa kanila. We need not worry, we need not to wonder, and maybe need not be weary. Good. Huwag kang, huwag kang manawa or mapit. Sabi doon, pwede tayong mapagod eh, pero yung manawa, huwag. Nakakapagod talaga. Hello? Nakaka-drain ang mag-ministry. Para yung nagmamassage, akala nyo gagaling ng mga kamay nila. Pag-uwi nun, ubos yung enerhiya nila. But we need not be weary, for He will be our strength for the journey. Sabi ng Isaiah 40 verse 29, ay napakagandang talata yun, mga kapatid ko. Magandang ating makuha ang diwa mo. Ang sabi niya, alam mo just read up, I'll say 10 minutes. Isaiah chapter 40, verse 29. He giveth power to the faint, amen, and to them that have no might, He increaseth strength. Amen. Even the youths shall faint and be weary. Nakita niyo? Kahit mga kabataan, limitado yan. Yes. Sa tao. Right. And the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Yeah, yeah. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Basta, yun lang, yung Panginoon lang kasama natin, sapat na yun. Amen. Sapat na yun. Psalms, I think, 16:11. I think magandang verse yun. Magandang baunin natin. 16:11. Parang KJV, ano? KJV 16:11. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. Amen. At thy right hand are there are pleasures forevermore. Amen. Kaya tayo may tendency maghinawa to the point mag-isip na mamayaw kasi nakatingin tayo what this world offers. Amen. We have God with us, we have everything. Everything that we ever need will be provided, but not our greed. Yes. Sad to say, napakaraming mga manggagawang nag-fall sa greediness. Hello? Yep. Tinuturo ko sa aming Bible school na, Pastor. Paulit-ulit para kong sirang plaka. Dalawang mukha ng ministry. Teka, check natin. Use the people to build your ministry or use the ministry to build the people's lives. Right. Yun ang berto ang tama. Amen. Parang tulalayo na. Hindi nang nakuha. Gamitin mo ang ministry so you can build people's lives. Amen. Yun ang trabaho namin mga pastor. Hello? Sad to say, kung minsan, hindi na conventional standard ng Bible, conventional ang mong pastor ang siya. Sinusunod sa mga tao. Pikit mata ang mga tao. Dahil siyempre, naturoan sila ng pagsunod eh. Kaya lang, hindi na rightly dividing. Ika nga. So, we need not to worry, we need not to wonder, and we need not be weary. Because our God has promised He will never forsake us. Amen. Okay po ba yun? Yeah. At ngayon, para makakain kayo, number three, alalahanin natin, ang Diyos ay Diyos na hindi nakalilimot, ang Diyos ay Diyos na hindi
nang iiwan at higit sa lahat, ang Diyos, our God, this is God, will never fails. Amen. Hello, wala sa... Ang divinity ng ating Diyos! Ang disyute ng ating Diyos! Yes. Sabi nung awit, I read the last book and I know who wins! Amen! Amen. Nabasa kong huling aklat ng Biblia. Alam ko kung sino nanalo. Amen! Our God. Yeah. Amen! He'll never be defeated. He will feed us with His bread. Sabi niya, I am the bread of life. Amen! Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. He not only will feed us with His bread, He will fight our battles. Amen. Kaya hindi tayo dapat palaaway. Okay lang kung may nang aaway sa atin. Hello? Hey. Nang babas sa atin. No? Just take a bath. Iligo mo lang yan. Come on, Brandon. Come on. Brother Anton, iligo mo lang. Kaya may battle, 1 Peter 5:7, sabi ko, kasi mo your cares upon Him, because God cares, dahil the adversary, sabi ko, be so vigilant because your adversary, the devil, hindi fellow pastor. The devil like a roaring lion walketh about whom, seeking whom he may devour. Whom resist, whom... Sabi ng verse 9, who resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are taking place sa lahat ng inyong brethren throughout the whole world. Hindi ka naman nag-i-say. Sabi mo namang inaawa ang sarili mo. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong kwento ng karanasan ng mga pag-uusin. But sabi ng verse 9, ang ganda ng verse 9, but the God of all grace, after you've suffered a while, make you perfect, settle, establish, strengthens you. All things are purpose, God. So, our God is a God who never fails us. Let me conclude. Amen. God told Moses to write a memorial in a book and to rehearse it in the ears of Joshua. And even sa time ni Malachi, God Himself, you know, made a commemoration of Himself because na-please siya doon sa fellowshipping, sweet fellowshipping, narinig niya, at pinipitagan siya, in-honor siya. Yeah. Hindi sila nagyayabangan doon. Hello? Amen. Because God wanted them to fully know Him as a God who never forgets, who never forsakes, who never fails. And because of the fact, kaya ganun siya, because of the fact that God, our God, is an ever faithful Amen. God. Amen. Tandaan po natin, napakatapat ang ating Diyos. Faithful is He who calls you, who also will do it. Sabi ni Paul, I'm being confident of this verity that He who has begun the work and you will finish it until the day of His return. Kaya naman dapat tayo, looking unto Jesus, having Him, the author and finisher of our faith, Amen. For the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and set down, tinapos niya, ang lakbayin niya, ang mission niya, tapusin din natin ang mission natin, na pinagawa ng Diyos sa akin. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat. Napakabuti niyo, ang mga salita niyo ay bukas sa aming mga puso, at pandinig, at diwa. Salamat sa mga lingkod niyong lumirang, sa napakadakilang layunin, salamat sa mga hawan na pinagkatiwala niyo sa aming balikat. Salamat po sa organizer, hindi po napakadali na mag-initiate ng ganito pong pag-ipon. Thank you so much for guiding each and everyone for a godly purpose and reason. Gamitin niyo kami para sa isa't isa. At bless po patuloy, lalo po bahagi ng mga programa throughout this coming week. Sa inyong pagbalahat, ibinabalik namin this morning. Just and we pray. Amen. 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 Real blessed? Yes! Sarap ng mensahe today, no? Ibang flavor ang mensahe this morning. Woo! Kinagtagpitan din ang Panginoon.
dami kong takeaways dito kasi ang dami ng notes and inspiration. What caught my ano po mga kapatid, yung desire ng Panginoon na gusto niyang i-record, gusto niyang i-remember natin at i-rehearse. And He wanted us to speak of that often. Amen, amen. And also, yung necessity of this because time is fleeting. People are leaving, yeah. And false teachings are spreading. And it can also strengthen your character. So, yun yung necessity ng bibigay. Thank God that God cares about recording. God cares about Amen. Keeping and preserving His words. And praise the Lord, I have it in my mind. Because of that desire, we have it. Amen. Hindi lang kwentong barbero sa ating pinasa. Sabi ni Peter, we have not a cunningly fables or cunningly devised fables. Amen. We were eyewitnesses. We were hearing witness. But sabi niya, but we have a more sure word. Amen. Because God, amen. Never forgets. Yes, sir. Amen. God, ano yung sin, never forsakes. And God never fails. Amen. Amen. Ano po bang i-preach natin? Kompleto na yun. Ang ganda. Amen. I'm blessed, I'm helped. And our blessing. Amen. Sana nakatulog din sa atin. Amen. Sana na amen. Ano po natin, na-internalize natin yung mensahe na yun. Simula kanina sa conversion ni Paul, hanggang sa considering always. And ngayon, God wants us to remember and rehearse. And we're blessed. Amen. Salamat, salamat. Yes, tamang-tama na tayo. Kahit lagpas pa sa, okay lang po lang. Ano dito? Tingnan, tanongin mo. Ready na ba ang kitchen? Oh, see? Pas, sana yung ano, mga tao sa baga. But yun ang binigay sa atin ng Panginoon and it's a great blessing. Amen! Amen! Okay, meron po akong mga notes po dito. Una, ano po na, friendly reminder, moderator, sabi nakalagay ito, please inform the congregation. So dapat ma-reconcile natin ito ha. As this morning, okay, we have total red.